Sabi nga rito, finally, all of you have unity in mind, sympathy, brotherly love, and tender heart, and a humble mind. So una, dito muna tayo sa unity in mind. So alam niyo mga kapatid, that unity doesn't mean uniformity. It means cooperation in the midst of differences. Lahat po tayo meron mga differences. Pag-uugali, how we will deal, kung ano ipapagawa sa atin ng Panginoon. But yun po ang importante if we have cooperation to each other. And we won't always agree on how things should be done, but we should agree on what needs to be done and why. What needs to be done and why? The needs to be done is to glorify the name of our Lord Jesus Christ. Amen. The example po ng we won't always agree on how things should be done. Kung kilala nyo po si Apostle Paul at si Barnabas, they are not agree. Si Paul hindi nag-agree na isama si JM, si John Mark, na sila yung mayo. But they agree na hindi sila magpapapekto doon sa disagreement nila. At sila ay nagpatuloy upang i-fulfill kung ano yung mission nila. Amen? And unity through worship and obedience to God overcomes our burdens and circumstances. Naniniwala po ba tayo doon? That unity through worship and obedience to God overcomes our burdens and circumstances. And praise God, Paul and Silas, they are unity. Nag-unite sila to praise and worship. Even nakagapos yung ano nila, nakakadena, nag-obey sila sa Panginoon. Because our Lord is Spirit, and us, we will worship our God in spirit and in truth. And they overcome the burdens and circumstances. Pinalaya sila ng Panginoon, and meron pang nadamay na nakalaya rin. Isn't good, di ba? Praise God. And here po is unity in every believer of Jesus Christ. Bakit po? Isabi rito in Philippians chapter 2 verse 2 to 3, therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of mind. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, rather in humility value others above yourself. And praise God. No, kung ano yun po natin mga kapatid, Paul is encouraging. Kung meron, we are being united with Christ. Amen? Kaya tayo andito, kaya nga tayo ay nag-aaral ng kanyang salita. And sabi nito, if any comfort from His love. Nararamdaman po ba natin yung pagmamahal ng Panginoon? Amen. Amen. Praise God. Common sharing in the Spirit. We are one Spirit. And if any tenderness and compassion, then make my joy complete. Alam niyo mga kapatid, ito yung gusto sa atin ng namumuno sa church. Then make my joy complete. Dahil gusto ng namumuno sa church is we are united. Na tayo iisa lamang. And being like-minded, isa lamang ang ating iniisip. Iniisip lang natin is to glorify our God. Having the same love, isa lang yung pagmamahal na meron tayo. Pagmamahal na nagagaling mismo sa ating Panginoon. Being one spirit and of one mind. So, do nothing out of selfish ambition. And praise God, dahil alam natin mga kapatid, that hindi tayo nag-ambition ng kahit ano. Ang inaano lang natin is,
ma-fulfill natin, masunod natin kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Because after this life, alam natin saan tayo pupunta, alam natin kung sinong susundo sa atin. Amen? Amen. And, or vain conceit, rather in humility value others above yourselves. Una talaga, talagang maano ka na, bakit ako magsaserve? Pagod ako. Bakit ko kailangan pagsilbihan yung ibang tao? I deserve to rest. I deserve to, para hindi mo na mag-ano. But sabi dyan, humility value others above yourselves. Amen. Ang Panginoon nga, pinagsilbihan tayo. Amen. Ang Panginoon nga, hindi napagod sa atin. Upang bigyan tayo ng servisyo. Servisyo hindi mababayaran. Yung pagpako niya sa krus. So walang makakaya. Hindi niya inisip ang kanyang sarili. And unity in worshiping and glorifying the Lord. And bago pala ang pumunta dyan, mga kapatid, we as believers or disciples of Jesus Christ, we must realize kung ano yung malaking obstacle para hindi tayo mag-unite, which is the pride. And tatandaan po natin, mga kapatid, that we need to eager to maintain the unity in spirit in the bond of peace. Kasi pag meron tayong ano, meron tayong pride, is ibigay natin sa Panginoon. Kapag yung pride na yun is maging fried chicken na lang. Sabi nga, sila doon. At hindi na baka, kambing. Praise God. Huwag po tayong, ano, huwag po tayong magsawa na magpaturo sa Panginoon. Dahil ang Panginoon po is, kanta pa lang kanina is walang imposible. Walang imposible sa kanya. Dahil siya yung makapangyarihan. Amen? And, sabi niya, unity in worshiping and glorifying the Lord. In Romans 15, verse 5 to 7, may the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had. So that one mind and one voice you may glorify the God and the Father of our Lord Jesus Christ. Accept one another then just as Christ accepted in order to bring praise to God. God is reminding us in verse 7, accept one another then just as Christ accepted you in order to bring praise to God. Meron man tayong mga kapatid na nawalay, let us always accept them without any hesitation. Hindi naman ibig sabihin na we will accept lang dito. Hindi ibig sabihin na yung nasa labas, we will not accept also them. Kung ano po ipapadala sa atin ng Panginoon, we will accept them. For what? Accept in order to bring praise to God. And praise God because we have only one voice. One voice to glorify our Lord Jesus Christ. Amen? And here po is sympathy. So sabi po is we Christian must have sympathy towards other. Bakit po? Sabi po sa Romans 12 verse 15, rejoice with those who rejoice, weep with those who weep. Magkaroon po tayo ng sympathy like Jesus Christ. Huwag po tayong matuwa if meron tayong may nakikita na kahit sinong tao na may pinagdadaanan, may problema. Dahil ang tinuturo ko sa atin, we must rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. Why po? Because Jesus Christ wept sa mahal niya, sa kaibigan niya, which is Lazarus. And even Christ weeping with us.
Siya'y nasasaktan pag tayo ay nalulungkot. Pag tayo ay nagkakasala. And alam niyo naman to, di ba? Jesus wept on this person. Kay Lazarus. If we are weeping, mga kapatid, believe to Christ. Kung meron mang tingin natin napatay sa aspeto natin sa buhay natin, ha? Just cry out to God. Like what Lazarus sister did. Sabi nga nila, Lord, kung dumating ka lang na maaga, buhay pa sana ang aming kapatid. Sa atin, kung meron tayong mga problema, tingin natin na parang hindi pa rin nabubuhay. At lagi nating sinasabi sa Panginoon na, Lord, parang hindi kita nararamdaman. But we must believe. Pag tinawag ng Panginoon yung problema mo, comfort, maniwala ka, kapatid. Kailan sasalita, hindi naman tao eh. Kailan sasalita ang Panginoon. We must always remember, the voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is majestic. Amen? Amen. Parang masyado tayong seryoso. Palakpakan nga muna natin. Praise God. And mga kapatid, let us always remember, pag meron tayong problema, pag tingin natin o naisip natin na parang walang dumadamay sa atin, na walang parang pumapansin sa atin, huwag po tayong malungkot. Dahil baka po tayo ay nilinilang lang ng kalaban. Lagi po nating tatandaan, our number one sympathizer is Jesus Christ, our Lord. Sabi nga rito, di ganun makita, in a row ay Hebrews chapter 4 verse 15, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but the one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Jesus Christ is our number one sympathizer. Kaya huwag po tayong malungkot. Patingin natin pag may problema tayo, tingin natin parang hindi ang pinapansin ni Kuya, parang hindi ang pinapansin ni Brad, ni Sister. Pag may problema ako, isipin po natin, it might be hindi lang tayo pinapansin dahil ayaw niya, baka wala ka sagot. But someone is praying for you. Amen. Yeah, praise God. Here naman is brotherly love. Let the world knows that we are Jesus Christ's disciples. Sabi nga rito, in John 13 verse 34 to 35, a new commandment I give to you, that you love one another, just I have loved you. You also are to love one another. By this all people will know that you are my disciples, if you have loved one another. Tingnan niyo po yung mga katabi niyo nasa likod. Minsan ayaw natin mali, no? Pero wala tayong magagawa, mga kapatid. Wala tayong choice. Wala, hindi po natin pwede gamitin yung free will natin. Dahil commandment niya ni Lord. Kasi pag ginamit natin yung free will natin, hindi na tayo disipulo ng Panginoon. Amen? And masakit, di ba? Bakit po? Kasi sabi po rito, in John
First John chapter 4 verse 20, whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. So pag hindi natin minahal ang ating pag tayo po ay nag-hate sa ating mga kapatid, yet he is a liar. And whoever does not love their brother and sister home, they sin. Diba kanina tinignan natin ang bawat isa? Hindi, kung hindi natin kayang mahalin yung mga nakikita natin, and how much more whom they have seen cannot love God whom they have not seen. Kaya mga kapatid, lagi po natin tingnan yung mga kapatid natin, ha? Let us always declare, I love you with the love of the Lord. Amen? Praise God. Kasi po mga kapatid, tinuturuan talaga tayo ng Panginoon na yung pagmamahal natin sa bawat isa ay hindi po talaga dapat nabibike. At yung pagmamahal po natin sa bawat isa ay kailangan din po nating iparamdam sa mundo. Hindi lang po yung pagmamahal natin sa bawat isa ay hanggang dito lang, kundi kailangan din nating mahalin yung mga tao na sa labas. Kasi mas kailangan nila yung pagmamahal natin dahil hindi pa nila naintindihan kung gaano ba talaga magmahal ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. Praise God. And sabi nga dyan is no one has ever seen God. But if we love one another, God lives in us and He loves is made complete in us. Praise the Lord. Napansin niyo mga kapatid? No one has ever seen God. But if we love one another, God live in us and He love and His love is made complete in us. Kung gusto natin that God lives in us, we must love one another. Kasi pag hindi natin minahal na kahit isa, kaya minsan nararamdaman natin, Lord, parang wala akong pagmamahal. Kaya Panginoon, sabi dyan, God lives in us and His love is made complete in us. Amen? Amen. Kaya kahit anong pag-ano sa atin ng, ano, ng kalaban, hindi na tayo manilinlang, mga kapatid. Because greater is He who is in me, who is in you, who is in us, than who live in this world. Amen? And praise God, no? Handa na po ba tayo, mga kapatid? Amen. Yung pagmamahal natin is talagang bumbo. Amen? And sabi nga rito, parang hindi makita dyan. Sorry po. Love is being lovingly, honest, and humbly approachable in times of misunderstanding. Ibig sabihin po nito is love is being lovingly, honest, and humbly. Pero hindi pagkakaintindihan, approach na natin agad. Amen? Huwag na lang po nating patagalin. Ayusin na po natin. Dahil ang gusto ko ng Panginoon is maayos. Kung ako hindi nyo ako naintindihan minsan, i-approach nyo ako dahil papagalitan ako ni Lord pag hindi ako nakinig sa inyo. At kung meron man tayo hindi pagkakaintindihan, ayusin natin. Bakit po? Kasi hindi na po tayo mga bata. Tayo po is we are growing na. So preaching nga, it's time to grow. Amen? What time is it? It's time to grow. And, di ba? Amen. Ni-review na tayo ni Lord na yung mga pride natin, mawawala na yun.
Ni-review tayo ni Lord na we must be fully committed. Na magkaroon tayo ng full commitment. And love is being more committed to unity and understanding that you are quitting, accusing, or being right. Naintindihan nyo mga kapatid? Amen. Kasi ako naintindihan ko talaga. Love is being more committed to unity and understanding than you are winning and accusing or being right. Isa na ako dito, natamaan. Ako talaga una natamaan dito kasi isa, nag-argue ba ako eh. But sasagutin ko sa kay Lord na, Lord, sorry. Baka meron ako na-open that I am winning and accusing or being right. And next is love is being willing rebuked by another to examine your heart rather than rising to your defense or shifting to focus. Mga kapatid, kung meron po tayong pagmamahal, we must always be willing when rebuked by another. Pag na-rebuke po tayo, praise the Lord. Kasi ang nagre-review po sa atin is kapatid po natin, kapatiran. Ang mahirap po pag nagre-review sa atin is ang mundo. Kasi pag nagre-review sa atin ang mundo is may rapat po tayo na sila payakayin. Amen? And love is making a daily commitment to grow in love so that the love you offer to another is increasingly selfish, mature, and patient. Pati and see. Sabi nga na iba, ba? Pati and see. And praise God. Alam mo yung mga kapatid? And praise God kasi meron tayong commitment. Una pa lang kay Lord. Yung devotion natin araw-araw sa Kanya. Na nauusap tayo sa Kanya. Na hindi na tayo nagiging, hindi tayo kailangan maging selfish kay Lord. Sa pagpangusap sa Kanya, sa pagbabasa ng Kanyang salita. Bakit po mga kapatid? Because He owns us. Siya nagbigay sa atin ng kakayanan upang magbasa. Kakayanan upang makita kung ano yung nakasulat sa Manual Book of Life, which is the Holy Bible. Amen? Amen. And nagiging mature na tayo. And if we are praying for something, and alam natin, meron na tayong pasensya. Because we love God. At tinuturuan tayo ng Panginoon na huwag kang maging excited. Antay ka lang, pasensyahan. Magpasensya ka kasi tinuturuan kita. And love is being unwilling to do what is wrong when you have been wrong, but looking to concrete and specific ways to overcome evil with good. Turo nga sa atin is do not pay evil against evil. Bless people. Kung may hindi pagkakaintindihan, andyan si Lord. Let us always bring the problem in the court of God. Amen? And love is the willingness to help selfless of your free time. Less sleep and busier schedule in order to be faithful to God has called you to be and to do as a spouse, parent, son, daughters, brethren, neighbor, etc. And praise God mga kapatid na like sa atin, meron tayong care group, merong Bible study. Kasi inaabot na tayo ng late. Dati pag sa mundo tayo,
nagdidisco. Hindi naman tayo nagre-reklamo, di ba? Inuumaga. Nagiinom. Hindi ka naman nagre-reklamo na tinatagayan ka ba kahit ayaw mo na. Kasi pag nagre-reklamo ka, tagay, sabi sa'yo, baduy ka. Eh dito, hindi tayo pwedeng maging selfless, ano? Maging selfish. Kasi ang hinahain, ang ibinibigay sa atin po is salita ng Panginoon. Buhay. Kasagutan sa lahat ng mga problema natin. Kalakasan, spiritual. Pag-asa. Bawat revelation na pinagkaloob sa atin ng Panginoon is kalakasan ng tao na naghahanap ng kasagutan. At minsan, hindi natin napapansin na kahit yung revelation lang natin is, tingin natin is, mababaw lang. Pero pagtanggap ng tao is, malaking impact sa kanila yun. Amen. And, tender heart. Praise God. Lumalambot na pa po yung mga puso natin, no? Amen. Praise God, talagang kailangan lumambot. Why? Dahil nilinis na tayo ng Panginoon, eh. Oh. Yung stony heart natin, napalitan po ng heart of flesh. Amen? Praise God. Tender heart. Ito illustration na to. Most of us, alam po ito. The parable of the Samaritan. The good Samaritan. May isang high priest. Dumaan. Naigitan niya yung tao, duguan. Ang nasa isip niya, ano ang mapapala ko kung tutulungan ko ng tao to? Dumaan naman yung isa. Isip pa rin niya, ano mapapala ko kung tutulungan ko to? But the good Samaritan think, ano mangyayari sa taong to pag hindi ko to tinulungan? Eh tayo, dati. Ang Panginoon, wala namang mapapala sa atin, eh. Pero tinulungan tayo ng Panginoon. Ipinakita niya sa atin ang kanyang pagmamahal. Ipinakita niya sa atin ang kanyang compassion. Kahit patigas yung ulo ng mga tao, tayo. Kahit meron tayong pusong bato, ba talagang hindi pumayag ang Panginoon na yung puso natin talagang magiging bato? Dahil ang Panginoon is makapangyarihan. Kaya gusto ng Panginoon yung puso mo, hindi talaga yan bato. Kaya puso mo, magiging akin yan. Amen? And sabi nga dyan is, we are God's people, we are God's chosen people to reflect tender-hearted like Christ. In Colossians chapter 3, verse 12 to 13, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience, bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgive you. Amen? So wala talaga tayong lusot, mga kapatid. We must always remember the word of God. Kahit even ito, mga kapatid, in Ephesians chapter 4 verse 32, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgive you. Napapansin niyo po ba yung salita ng Panginoon? Kung tingin po natin, pabalik-balik ano? Dahil nagre-remind po ang Panginoon, in times of forgiveness, hindi lang dapat isang beses lang, kundi maraming beses. Sabi nga, di ba? 7 times 7 times 7. Amen. So ganun tayo nire-remind ng Panginoon. Ngayon, magkaroon tayo ng
tender-hearted, no? With compassion, kindness, humility, gentleness, patience, and bear each other and forgive one another if any of you. And praise God, if before meron tayong mga hindi pagkakaintindihan, and by the grace of God, tinulungan niya tayo. By the grace of God, nag-mature tayo. By the grace of God, na-overcome natin yun. Dahil ang gusto ng demonyo, hindi tayo mag-unite. But, nagkakamali ang demonyo. Because our God is almighty. Amen? Praise the Lord. And, we must always remember, mga kapatid, owe no one anything except love each other. For the one who loves another has fulfilled the law. What is the law? You shall love the Lord your God with all your soul, with all your mind, and you must love also your neighbor as you love yourself. And we'll always remember, above all, love each other deeply. Because love covers over the multitudes of sins. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. And humble mind. Praise God. Sabi nga rito, be submissive with humility. In 1 Peter chapter 5, verse 5, in the same way you are a younger, submit yourselves to your elders, all of you, clothe yourselves with humility toward one another, because God opposes the proud but shows favor to the humble. And praise God po, mga kapatid, is tinuturuan po tayo na we must submit sa namumuno sa atin. Bakit po, mga kapatid? Dahil God is equipping each and everyone. Hindi po natin pinaplano, hindi po natin pinapangarap, but mind you, mga kapatid, and be ready, dahil lahat po tayo gagamitin ni Lord. Amen. Hindi po tayo forever na sitting ministry lang. Bakit po? Kasi hindi naman tayo isa na bahay. Hindi naman tayo isa lang ng lugar sa Pilipinas. Alam naman si Pastor Jana, magpipit sa inyo. Magdodoro. Alam naman ako. Ang layo-layo ko. Saan sa inyo, kapatid? Sa Zambales. Sa Zambales. Ikaw, Sis Kaiser? Ilocos. Invite na lang. Mag-i-invite nyo lang kami. Pero kayo, may Palawan. Praise God, may Dapaw. Kaya ngayon, mga kapatid, kailangan natin mag-submit para in sa susunod, mayroong magsasubmit sa atin. Dahil alam niyo, mga kapatid, Judas had the best pastor. Si Judas, meron siya the best teacher, the best counselor, the best friend. But anong nangyari? Yet he failed. The problem is not hindi yung namumuno o hindi yung church na pinupunta natin. Ang problema tayo. If wala tayong submissive heart, hindi tayo susunod. Kahit pumunta pa tayo in mega church o kahit anong church pa man yan, pag yung puso mo hindi pa rin tama, pag ang iyong puso hindi pa rin nagpapatama, tatamakan ka talaga. Yes, amen. Why? Pag yung puso natin hindi tama, pag yung pag-isip natin hindi tama, tatamaan talaga tayo ng salita ng Panginoon. Amen. Dahil ang salita ng Panginoon is nagre-review. Ang salita ng Panginoon is nagkukurik. Nagbibigay sa atin ng katuruan. Hindi mo naman pwedeng
Ika-counter yung salita ng Panginoon upang maging defense mo. It might be magiging defense mo yun, but His word is like a double-edged sword. Amen. Hindi tayo mananalo sa kanyang salita. E sabi nga ni David, di ba? Lord, create me a new heart and a loyal spirit. And mind you, mga kapatid, if ang wine nilagay in old wine skin, yung lasa nun is hindi bago, magiging contaminated. Kaya tinuturoan tayo na magpaturo sa Panginoon. Because for the Lord takes delight in His people and He crowns the humble with good. Mag-humble tayo sa Panginoon because He will crown us the victory. Victory in what? Victory in life. Eh lahat po tayo, gusto po natin ng respeto, gusto po natin ng magano tayo, meron paramdaman natin na walang mangabi sa atin. Because if we delight to the Lord, He will give the desire of our hearts. Kung dati yung mundo, yung mga nakasalamuhan natin, walang respeto sa atin, just always be in the presence of God. Magugulat na lang yung tao sa atin. Ngayon na yun ang testimony ni Ate Eva. Even she, nasyak siya. Bakit hindi mo na ako kilala, sister? That kahapon pa lang is meron tayong disagreement. Amen? Ganun kabunti ang ating Panginoon, mga kapatid. Kaya huwag po tayong panginaan ng loob. Ito yung matakot. Huwag po nating isipin na pag nag-submit ako sa elder is parang hindi naman tama. Lalo na siguro pag tingin natin is meron tayong pinag-aralan. Tingin natin is bakit ako magsasubmit? Maganda yung trabaho ko. E diyan ka pinagkatiwala sa ng Panginoon eh. Alam niyo mga kapatid, kung yung namumuno sa atin, we will take them as our parents, biological parents. Sa tingin nyo kaya, lalayas kayo? Sa tingin nyo kaya, hindi kayo magiginig? Wala kayong choice. Parents nyo yun. Tatay at nanay nyo yun. Alam mo, sabihin nyo ngayon ko, Lord, ng parents na to. Kasi, hindi to maganda, hindi ako magsasabi. Tinatamaan ako. Si Lord lang naman ang magsasalita. Hindi naman tao. Amen? And praise God. As a servant of God, the attitude we should have is the one that Jesus, Christ Jesus. Yan sabi nga sa ano, sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8, the attitude you should have is the one that Christ Jesus had. He always had the nature of God, but He did not think that by force He should try to remain equal with God. Instead of this, of His own free will, He gave up all He had and took the nature of servant. He became like a human being and appeared in human likeness. He was humbled and walked the path of obedience all the way to death, His death on the cross. Ito yung gusto ng Panginoon sa atin. In serving God, magkaroon po tayo ng characteristic of Jesus Christ. The Christ likeness.
Meron man tayong mga ugali dati. But God will change the world. Ayusin niya na Panginoon. Because all of us want to serve God. Dahil lahat po tayo gusto natin na pagsilbihan ng Panginoon. And we must always remember that we are not called to be served, but to serve. Amen? Because for even the Son of Man did not came to serve, but to serve. And He gave His life a ransom for many. Ganoon po ang ating Panginoon. Kaya tayo, tinuturuan niya tayo na pagsilbihan ang bawat isa. Kaya pagsisilbi po sa bawat isa is a privilege po. Kagalakan po ng Panginoon na pinagsisilbihan natin. Ang pinagsisilbihan natin, actually mga kapatid, if we serving one another is hindi yung tao. Ang pinagsisilbihan natin is ang Panginoon. Because nakikita natin si Lord sa buhay nila. And through our serving, natuturuan mo tayo na lahat tayo patay-patay. Na lahat tayo is binigyan ng privilege ng Panginoon na mag-serve. Saan pa ba tayo mag-serve, mga kapatid? Mag-serve tayo sa ating boss lang. Mag-serve tayo sa ating company lang. We must serve God. Dahil ang Panginoon ang buhay natin. Dahil ang Panginoon. Yung pagmamahal ng Panginoon sa atin is grabe, sobra. Hindi nagsasawa sa atin, mga kapatid. And God is always reminding us that we need to live in unity. Unity serving His church, unity serving others, unity serving one another. Dahil gusto ng Panginoon sa atin, mga kapatid, na lahat tayo makawin na maraming souls. Through serving God, ay maraming souls tayo madadala sa kanyang bahay. And all of us are willing that God will come. Then paano siya darating if tayo is pakampanti ng banti lang sa pagsiserve sa kanya. Mind you, brothers and sisters, serving God po, there is no any switch on off. Pag nag-serve po tayo sa Panginoon, huwag po tayo gumamit ng switch na ay, di mo na po mag-serve Lord. Hindi po natin alam, mga kapatid, ano natin ng switch? Eh si Lord, golden buzzer yung switch ni Lord. Paano pag tinapos na ni Lord yung kontrata natin? Eh sabihin natin, Lord, di ba ako tapos? I need to switch on my switch. Hindi natin pwedeng sabihin, mga kapatid, na Lord, grabe ka naman. Grabe talaga si Lord, mga kapatid. While we are here, while we are still alive, God is giving us the privilege. God is giving us the hope na kaya natin siya pagsilbihan. Dahil sa tingin natin napapagod tayo, we can do all things through Christ who strengthens us. Alam niyo, mga kapatid, ang lagi nato sa atin ng Panginoon is huwag tayong makinig sa bulong ng kalaban. Lalaan. Padayon lang tayo, mga kapatid. Continue. God will help us. God knows the desire of our hearts. Ang gusto sa atin ng Panginoon is maging konkreto tayo sa pagsisilbi sa kanya. Amen? Tatandaan po natin, mga kapatid, yung generation
to generation ng pamilya natin. Doon nakasalalay yung pagsaserve natin sa Panginoon. While we are here, we are always praying to God. Lord, send faithful servant of yours sa aking pamilya. E paano magpapadala sa atin si Lord na kanyang faithful servant if we are not faithful to Him? We must always surrender everything to God. Huwag po tayong matakot na ipagkaloob sa kanya. Magtulungan po tayo. Because in unity, there is victory. Amen. In unity, there is power. Amen. In unity, there is many chains will broken. Amen. Dahil ang Panginoon ay makapangyarihan. Amen. 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 Let us start po, mga kapatid. Praise God. While we pray po, mga kapatid, can we, can you hold your seatbelts? Can you hold the hands? Hallelujah. Panginoon, maraming salamat. Simpak mo, mahal. Tunay nga, Lord, that you are stand in our midst. Ramdam namin ay yung pagmamahal, Panginoon. Ramdam namin, Panginoon, na merong unity, Panginoon, sa aming puso, isipan, Panginoon. Na Lord, kami, Panginoon, sa araw-araw na pagninig namin, sa araw-araw, Panginoon, that we are meditating your words day and night, Panginoon. Maraming salamat, O God. Because we are confident, Panginoon, na kami ay ini-equip mo, Panginoon. That we are confident, Panginoon, that you are the one who began a good work in us, Panginoon, to carry to completion until the day of our Lord Jesus Christ, Panginoon. Lord, maraming salamat, O God, na kami, Panginoon, ay nilinis mo. Kung ano man pinagawa namin kahapon, O God, maraming salamat, Lord, dahil hindi ka na, Lord, nakapokus, Panginoon. Nakapokus ka, Panginoon, sa iyong papagawa sa amin, O God. Maraming salamat, Lord, na ang bawat isa rito, Panginoon, ay capable, Panginoon, to lead. Ang bawat isa rito, Panginoon, ay binigyan mo, Panginoon, ng anointing that they will not be afraid, Panginoon, na sila pag tinawag mo, Panginoon, ay hindi mag-aalinlangan to serve you, God. Because Lord, serving you is a privilege, Panginoon. Serving you will hit the principle, Panginoon, of your promises to us, Panginoon. At Lord, maraming salamat, O God. Dahil marami ka nang pinakita sa amin, Panginoon. Marami ka nang ibinigay sa amin, Panginoon. The which is, Panginoon, hindi na kami mangangamba, O God. Dahil Lord, ikaw lahat ang pinagkukunan namin. Nasa iyo lahat, Panginoon, ang source. Nasa iyo lahat, Panginoon, ang kasagutan. Lord, maraming salamat. In times, Panginoon, na meron kaming maririnig na salita, Panginoon, that we are not worthy, Panginoon, Lord, we will not entertain that voice, Panginoon, but we will call the name of our Lord Jesus Christ. Because Lord, we believe, Panginoon, na ikaw, Panginoon mismo, ang maglilinis ng aming isipan, Panginoon, upang ang aming puso, Panginoon, ay hindi mas disip ng kalaban, O God. Lord, maraming salamat, O God, for reminding us, Lord, na kahit anong mangyari, Panginoon, we will stay in your presence, O God. Na kahit anong mangyari, O Lord, kami ay gagamitin mo, Panginoon. Na kahit anong mangyari, Panginoon, itataas namin ang aming mga kamay, O God. Because Lord, kami ay naniniwala, Panginoon, when we lift our hands, Panginoon, ikaw ay nakatingin, O God. When we open our mouth, Panginoon,
and call the name of your Son, Jesus Christ, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ay magpapadala, O God, na maraming anghelo, O God, upang protektahan ang bawat isa, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil ikaw ay mabuti, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil pinapakita mo, Panginoon, ay papakita mo, Panginoon, na ang pintuan sa langit, Panginoon, ay yung binuksan, Panginoon. You will release job provision, Panginoon, in the name of your Son, Jesus Christ. You will release love, Panginoon. Tagapi love na nagagaling sa iyo, Panginoon, in the name of your Son, Jesus Christ. Lord, maraming salamat, O Lord, sa comfort. Maraming salamat, Panginoon, kung ano man yung mga patay sa bawat aspeto ng buhay namin, Panginoon. Lord, we speak life, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord, dahil tinulungan mo kami, Panginoon, that we will always speak life, Panginoon. Because, Lord, we are your servant, Panginoon. At kailangan, Panginoon, na mismo sa amin nagagaling mismo, Panginoon, that we will always believe in your word, Panginoon, because your word, Panginoon, is alive, Panginoon. Lord, maraming salamat sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil uuwi kami, Panginoon, na matagumpay, Panginoon, na uuwi kami, Panginoon, na hindi mabubura, Panginoon, lahat ng iyong salita, lahat ng iyong tinuro, Panginoon. Because, Lord, ikaw mismo, Panginoon, ang nagselyo nito, Panginoon. You sealed this gathering, Panginoon, with the precious blood of your Son, Jesus Christ, Panginoon. Lord, maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Ipaabot sa atin na meron siyang matagal ng regalo na ipagkakaloob niya. Lagi sa ating sinasabi sa Panginoon na kung gusto mo nakapayapaan, ikay lumapit. Na kung gusto mo maramdaman ang aking pagmamahal, lumapit ka lang at bibigyan kita ng pagmamahal. Kung sa tingin mo marami kang problema at sa tingin mo nagkasala ka sa kanya kaya ayaw mo lumapit, but God is telling us, do not be afraid, for I am God, I am the God of mercy. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay mabuti. Lord, kilala mo ang bawat isa rito, Panginoon. I will be staying at life is a blessing. Lord, maraming salamat. Once again, Panginoon, open the floodgates of heaven, Panginoon. Holy Spirit, we invite your presence. Sakupin mo ang bawat isa rito. Iparamdam mo sa kanila na ikaw ang comforter nila, na ikaw ang magpapagaling na kanilang mga sugat, na ikaw ang magbibigay sa kanila ng enlightenment, na hindi ka napaparusa, na ikaw ay mapagmahal, na ikaw hindi nagsasawa. Lord, remind them na ang bawat isa rito, Panginoon, na dinala mo sa iyong altar, Panginoon, that they belong, Panginoon, in your words, Panginoon. At sabi mo nga sa iyong salita, Panginoon, that for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him would not perish but have everlasting life. Lord,
itong everlasting life ay pagkakalunod sila sa kanila, Panginoon. Open their hearts, Panginoon. Mangusap ka, O God. Tulungan ko sila, Lord, na mag-confess, O God. Pero sabi mo nga sa iyong salita, in Romans 10, verse 9 to 10, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Ati Flor, Ati Manu, Ati Lea, Ati Princess, sundan niyo lang ang maiksing panalangin na ito. Ariin niyo na itong panalangin is para sa inyo. Isipin niyo na kayo ay nangungusap sa kanino. Confess with your mouth and believe in your heart. Kaya gusto ng Panginoon, if you will declare Him as His personal Lord and Savior, is you are confessing, you are acknowledging that Jesus Christ is your personal Lord and Savior. Mga kapatid, sundan niyo lang po ako sa maiksing panalangin nito. Heavenly Father, thank you for drawing me into your Son, Jesus Christ. I believe that He died on the cross. After 3 days, He rose again to paid my sin, past, present, and future. I admit that I am a sinner, and thank you by the precious of your blood. I am cleansed, I am forgiven, I am accepted. Jesus Christ, I accept you as my personal Lord and Savior. And thank you that you've given me a helper, which is the Holy Spirit, to be my advocate, my counselor, my guidance, that I can walk into the paths of His righteousness. Lord Jesus Christ, I accept you again as my personal Lord and Savior. And thank you that my name is written in the book of life. Ito ang aking panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Praise God, mga kapatid. Let us raise our hands sa precious souls na dinala ng Panginoon dito. Panginoon, maraming salamat sa buhay na pinagkaloob mo, Panginoon, kay Sis Flor, Panginoon, kay Ate Malu, kay Sis Lia, kay Sis Princess, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na binago mo na sila, O God. Ang sabi mo nga, Lord, if anyone who is in Christ, the past is forgotten and everything is new. Lord, bago na sila, Panginoon, sa iyo. Maraming salamat, O God, dahil nilinis mo na ang kanilang mga puso, Panginoon. You give them, Panginoon, a heart of flesh, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil sila, Panginoon, ay mag-uubay, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Tulungan mo sila, Holy Spirit, na mas maintindihan pa nila ang iyong mga salita. Mas maintindihan pa nila why they're still here, Panginoon. Dahil gusto mo, God, na ma-enjoy nila, Panginoon, ang iyong presensya, na maramdaman nila, Panginoon, at malaman nila na marami kang mga pangako na kailangan nilang makuha, Panginoon. But Lord, thank you for reminding them, Panginoon, before they will get that promises of yours, Panginoon, meron kang principle, Panginoon, na gusto nilang makuha, Panginoon. Lord, we thank you because
these precious souls, Panginoon, that they will seek first your kingdom and your righteousness, Panginoon, at lahat ng kanilang mga alalaanin sa buhay, Panginoon. You are the one who will sustain, Panginoon. You are the one who will provide, Panginoon. Lord, maraming maraming salamat, O God. Dahil nandyan ka, Panginoon. Ikaw mismo ang magbibigay sa kanila ng katugumpayan sa buhay, Panginoon. Lord, remind me, Panginoon, na ngayon pa lamang, Panginoon, na ikaw ay nanaanas sa kanila, Panginoon. At walang kahit nino, Panginoon, ang makapag-stop sa kanila, Panginoon, in your presence, Panginoon. Lord, maraming maraming salamat sa buhay ng apat na ito, Panginoon. And Lord, we thank you sa iyong pagmamahal, sa iyong kawaan, sa iyong grasya, and to your deliverance, Panginoon. Lord, we thank you. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Wala imposible sa'yo.